Magandang araw mga kababayan, ngayon po ay September 21, 2023. Actually, ngayon ay anniversary ng pagka-declare ng martial law dito sa Pilipinas. Almost 21 years, 51 years ago. Nung i-declare ang martial law ay 1972, ako ay pinanganak noong 1951 ay 21 years old na ako. Nakatira ako noon sa Cubao. Ang martial law ay isang paraan lamang para sa akin para supilin ang mga kumukontra sa pagnanais ni President Ferdinand Marcos Sr. na palawigin ang kanyang kasakiman sa kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagpapalit sa 1935 Constitution, ay nagawa niya ang sarili na president for life. Martial law ang dahilan ng pagdami ng rebuilding in PA. 70% ng mga Pilipino, sa aking isipan lang yan, nagalit sa martial law. Ito yung mga biktima ng human rights ng mga abusadong pulis at military men. Yung mga may-ari ng mga business companies na sinequester o inagaw ng gobyerno. Yung mga kamag-anak ng mga napatay, nakulong, tinorture at dinukot na ang iba hanggang ngayon ay hindi na nakita at hindi na rin malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Iyan. Pero may mga 20% naman na tuwang-tuwa sa ito yung mga tinatawag na karamihan sa kanila tinatawag na loyalist, Marcos loyalist. Ito yung mga cronies, mga kapanalig, kapartido at mga kaibigan at mga taong militar. Sila yung sumusuporta sa diktadoryang Marcos. Gumanda ang kanilang buhay. Sila yung mga yumaman dahil sa mga oportunidad na binibigay ni Pangulong Marcos sa kanila. May 1%. Ito yung walang pakialam. Dahil martial law man o hindi, pareho lang ang buhay sa kanila. Minsan masaya, minsan malungkot, kahit mahirap o hindi, ganun pa rin. Mga kaibigan, saan kayo nabibilang? Sa 70% o 20% o 1%? Sa susunod kong vlog, kikwento ko naman ang mga karanasan ko sa panahon ng martial law. Meanwhile, ay hanggang dito na lamang dahil maraming mga balita ngayon. Kailangan din natin pansinin. Maraming salamat po.